can be the best, best among the rest. Never giving up. You can be just how you want. You can be the sun shining up all day. You can be the best, best among the rest. Never giving up. You can be just how you want. You can be the sun shining up all day. You can be the best, best among the rest. Never giving up. You can be just how you want. You can be the sun shining up all day. You can be the best, best among the rest. Never giving up. You can be just how you want. You can be the sun shining up all day. You can be the best, best among the rest. Never giving up. And yes, and we are back, mga katambay. And ito nga po ang ating part 2, ang ating pagpapatuloy sa ating biting update kagabi. Ayan, so unfortunately, nag-brown out. And I'm sorry for that, mga katambay. And speaking ng ating part 2 live tambayan, ay very confidential nga. I mean, very interesting na live tambayan. So, kung ano nga yan, ayan. So, kahit yung camera natin ay natitense. Uy! At totoo ba yan? Ayan. So, ayan. Ayan po tayo. Medyo naguguluhan siya dahil magiging intense or magiging interesting ang ating vlog for today's May World Live tambayan. So, wala naman namin sa mga katambay. Ano na? Wala pa pala. So, ayan. Ano ba lang nangyari sa akin? So, ayan again. Welcome back dito sa ating Me World Live tambayan. But before we get started, gusto ko munang batiin ang ating mga Me World Team Pinas, ang ating mga Me World Team Abroad, at syempre, ayan. So, medyo na ano siya. Ano ba nangyayari dyan? So, ayan. Hindi natin. Ayan. So, medyo malabo yung camera natin. Nag-blur. Why? Bakit? Hindi siya makapokus. Focus on me. Ayaw mag-focus. Ayan. Sorry mga katambay ha. So, medyo may mga technical na nangyayari. So, ayan. So, medyo nakakabwisit, diba? Ayan, lukunting galaw lang ang dami kasing, ayan, ano na? Uy! Ano na? Ayan! So, ayan ang mga katambay. Ayan, again, welcome back. So, like what I've said kanina, mga katambay. So, medyo nabitin nga ang ating live tambayan kagabi dahil nga brown out. At ayan, so limited lang yung battery resources ko sa aking laptop dahil nga nagkaroon nga ng hindi na siya masyadong tumatagal or nakakapag-stay na matagal pag hindi nakasaksak. So, for the saksak talaga siya para magamit siya ng pangmatagalan, di ba? So, unfortunately, kagabi brown out kaya hindi tayo nakapagpatuloy sa ating kwentuhan kagabi. And speaking of kwentuhan kagabi, marami na naman, ayan na naman, Diyos ko, marami ang nagalit, ayan. Siyempre, kahit ako, di ba? So, siyempre, we validate that dahil iba nga yung caption ko and they are saying na katulad na daw ako ni Miss O na sinisira nitong si Edward Barber. So ayan mga katambay, yan ang ating magiging usapan ngayong gabi. So plus ang ating ayuda mga katambay, ano nga ba ang ating magiging kwento? Ayan, so sum up na wala na maraming nasa mga katambay. Magsisimula na tayo sa aking pagbabalik.
So, magano kasi, ayan, so, ito yung makapag-start, ayan. Ayan, may mga magko-comment na naman. Oh, bakit ano? Nag-live ka lang, hindi ka prepared? Ayan naman. Siyempre, gusto ko ba na mag-ganito yung camera? Eh, ang dami kasing nasa likod ko, so, hindi siya makapag-focus kung sino yung ipo-focus niya, di ba? Siyempre, ayan o. Jot lang. Ito na nga mga katambay. So, bago natin ikwento ang ating kwento kagabi na dapat ikikwento natin. So, gusto ko munang i-ano muna, pag-usapan yung nangyari kagabi or sa naging caption ko sa vlog, and they are saying na isa na nga daw ako sa mga alipores ni Miss O. Ayan na. So, first of all, never po mangyayari yan. Hindi po ako magiging uwak. Siguro, ano, yung kasi yung dapat yung magiging usapan natin. Siguro nami-misunderstood nila yung title is yun yung magiging relevant, diba? So, dapat relevant yung magiging topic dun sa pinaka-title, diba? Kasi, yun yung magiging vlog eh. Kasi, ganito mga katambay, hindi ko na alam kung ano yung title ko. Kasi pag for my Mayat Edward, Kemerut, ano, mako-call out ako, diba? Parang Kemerut. Dapat ganito ganyan, diba? Ayan na naman. So, tapos pag yung totoong topic yung pag-uusapan, or kaya yung pinaka, yung may topic na pag-uusapan, namamasama pa rin, diba? So, hindi ko na alam kung ano yung gagawin natin. So, parang, paano ba ito? Hindi ko na alam. Ano ba yung gagawin ko? Kasi parang, nasa ano na ako eh, nasa panahon na ako ni Marcos. Diba? Parang, kasi, ako ngayon, I know bakit na ano yung mga broadcasting, mga big broadcasting media like ABS-CBN, GMA, sa mga title nila. Kasi, yun yung magiging topic or yun yung pinaka-headline. Diba? Para maging interesting yung magiging usapan or magkakaroon ng magandang talakayan, kailangan yung laman ng video ay yun din yung title nung pinaka-content, di ba? So, hindi porket ganun yung title is negative na agad yung kabuuan nung magiging content ng video, di ba? Hindi po ganun. Parang, ang nangyayari kasi parang nasa panahon ako ng dictatorship na dapat ganito, ganyan na dapat parang, di ba dapat kaya napasa ng ABS-CBN dati kasi inilalabas ng ABS-CBN or para ng mga ibang broadcast or ng mga journalism na kung ano yung ginagawa ng government dati. So parang ang nangyayari ata, parang eto ata nangyayari ngayon sa vlog natin, sa live jam natin, na kung ano lang gusto nyo, diba? Kung ano lang gusto nyo makita or makita sa title, parang yun lang yung gusto nyo mangyari. At ika-cancel nyo na yung tao, diba? So, dapat hindi ganun kasi dapat maging open tayo. At suriin natin kung yung title ba is relevant dun sa pag-uusapan dun sa pinakabuong content. Or ano yung magiging pinakakabuuan. Kasi yun naman yung mahalaga eh, diba? Yung pinakakabuuan ng mismong video, hindi naman yung title lang, di ba? Dahil napakawalang kwenta mong tao kung hindi mo pinanood or binasa yung article or yung video, kung hindi mo man lang inopen at dun pa lang sa title or dun sa headline ay nag-base ka na kagad dun sa creator, di ba? So nakakasad kasi parang now I know bakit maraming tumiligsa o parang umaklas dahil sa nag-aklas, di ba? Kasi ang hirap nga naman kung wala tayong freedom or parang freedom of speech, parang lahat ng gagawin mo or lahat ng
or lahat ng kilos mo kailangan ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Eh kaya nga tayo may isip, kaya nga tayo may sariling, 'di ba? Kaya nga tayo may sariling ano eh, mindset. 'Di ba? Meron tayong mindset or something na kung ano yung tumatakbo sa isip mo, 'di ba? Huwag naman po sana natin masamain or something na diktahan kung ano yung dapat natin iano dito sa ating life ng bahay, dahil alam niyo naman yan eh, 'di ba? So kung matagal na kayong katambay or matagal na kayong subscribers ko, mulat sa pool naman eh, 'di ba? Ganun naman talaga, 'di ba? So ano pa bang bago? So and to add that, mga katambay, to add that, ayan na. Hindi rin naman yung magiging title kung hindi rin naman magiging issue, kung hindi rin naman ini-issue, 'di ba? Ay nako, mga katambay. So very ano lang talaga, very alarming, kasi marami akong nare-receive na message na naikukumpara daw kay Miss O na hindi naman, na layo-layo ko, 'di ba? Kasi yung kay Miss O ay talagang literal na paninira, kasi kung ano yung title, from the title itself, yung pinaka-content is yun talaga yung laman. Kasi yung akin, title, the title, pero yung ano is positive naman eh, 'di ba? Dapat lahat ng bagay is balance, 'di ba? Katulad kay Miss O, negative yung title, negative yung content, 'di ba? Hindi siya balance. Kasi sa akin, negative yung ano, it's either positive or negative, dapat kailangan positive or negative, kailangan balance lahat. So ayun lamang po, mga katambay. So nililinaw ko, hindi po totoo yung mga sinasabi na isa na ako sa mga alipores. Hindi po yung totoo, hindi ako uwak, never po mangyayari sa akin yun. Kung mangyayari yun, hindi na ako magbabalag or parang aalis na lang ako sa Miward, and ayoko dumating sa time na isa ako sa mga magiging basher nila Maymay at Edward. Kung if ever man na mangyari yun, siguro aalis na lang ako ng tahimik, di ba? Ayokong manira ng tao tapos dito pa sa social media, di ba? So never, never mangyayari yon. So ayan, gusto ko lang ninawin kasi marami akong nare-receive na message regarding dun sa mga pa-title natin, nagagalit sila. So kayo na lang naman mag-vlog, di ba? Chut na! Di ba? So kahit nga brownout eh, ginagawa nga natin ng paraan eh, para mabigay ko nga ng update kayo eh, di ba? So sana man lang is i-appreciate nyo yung effort na ginagawa natin, di ba? Dahil napakahirap yung ginagawa natin. Kasi kung tutusin, kung for the quit, I can do that easily, mga katambay. Di ba? I can do that easily. Marami na nagsasabi sa akin yan, isa na si sila ano, basta yung ano pangalanan. Pero for the sake of Mayward and also for the all sa ating mga OFWs, 'di ba? Kahit maraming negative feedback sa atin, kahit dinadown na nila tayo, 'di ba? So tuloy pa rin tayo kasi 'di ba, nakapag-promise ako sa inyo, anuman mangyari, tuloy-tuloy ang ating live tambayan. So please wag tayong mag-base sa kung ano lang nakikita natin, 'di ba? Mag-base tayo sa pinakalaman or dun sa pinakakabuuan ng vlog or dun sa pinaka-content. So ayan, mga katambay, yan ang ating mainit-init na topic ngayong gabi dito sa ating part 2 live tambayan. So yung mga katambay, maraming salamat sa mga nakitutok at sa mga nakitambay ngayong gabi. So gusto kong matapos itong live tambayan at ayoko haluan ng update dahil ito ay very parang negative, di ba? So ayoko, sana sa next update natin wala na tayong ganon, di ba? Wala na yung ganyan-ganyan, gento-gento, di ba? Kasi
hindi tayo makapag-update ng maayos kung may mga ganung bagay. Pero we validate that. Kaya nga nilinaw ko sa inyo para maintindihan nyo, mga katambay. So, mga katambay, abangan nyo ang ating next update para sa ating next live tambayan. Sa mga katambay, kita-kits ating next update. Ito lang yan sa B-Word Live Tambayan. You can be the best among the rest.